At kaugnay ng balitang dagdag pensyon sa SSS, makausap natin live. O mga member ha, makinig po kayo. Si SSS Chairman Amado Valdez. Dean, good morning. Welcome uli sa unang hirit. Magandang umaga sa iyo, Igan. Good morning po. Magandang umaga sa iyo. Welcome po sa unang balita. Barkada. Alam niya yun, siya barkada. Okay, kamusta muna yung financial status daw sa SSS ngayon, Dean? Maganda ho ang ating financial status. Actually, ang assets ho ay 480 billion yan eh. 480 billion, oh. Kaya ito ay assurance sa ating mga members ngayon na maski tumagal yan. Ang fund life ngayon hanggang 2042 eh. Which is about 25 years, no? Pero ang ideal dyan, ang hinahanap namin, tinatawag na imperpetuity. At ang imperpetuity is yung isang magandang term, euphemism yan, for 75 years kasi okay. 75 years ang buhay natin. Kaya moving kasi yung longevity natin, so magiging 80, 85 halimbawa, kaya nga yung safety net dapat okay. Sigurado tayo na maski umabot ng 85 o 90 pagdating ng araw, eh, andyan pa yan. Pero yung 2,000 pesos increase sa pension, commitment na yan eh. Commitment ng, na ho, ng Duterte ating administration. Pangulo at dalawang commitment ng ating Pangulo eh. Oh. Ibigay yung additional at sustainable. Okay. Okay. Hindi yung magbigay ka pero ano mangyayari, ubos-ubos biyaya ka nga pagdating ng araw. Ito sa susunod na generation. So sa February, 1,000. Tama ko ba? January yon. January. January may bigay ng February kasi yung mga administrative natin dyan eh. Okay. Yung sumunod na isang yung 1,000 transpo. Yung sumunod, ang dami naming option na kabayan. Igan. Pero nakatakda doon sa resolution namin, 2022. Pero sabi ng so Pangulo, iayos nyo yan. Yung mga allowance niyo kailangan wala yan, sabi niya. Kung hindi, tutukhan ko kayo. Pero kung maaari, hanggang 2019, sana maibigay na namin. Dean, kahit kung may 2,000 taas sa pension, hanggang 2042 pa rin po ang fund life natin? O mababawasan? Ang mangyayari ho dyan, from January to May, itong May, yes. Kung walang mga contribution, babagsak yan ng 2032. Mm-hmm. Kaya kailangan may kaya additional contribution na 1.5. 1.5 saka yung tinatawag na maximum salary credit na 16,000 lang talaga ang maski tumatanggap ka na 100,000. Yes. 16,000 lang yung maximum contribution. Yung contribution based nung 11% nasa 16,000 lang. Samantalang sa GSIS, gross yan, saka 21% ang hinihingi ng GSIS. Pero ampuna, ba't hindi nyo singilin yung delinkwente? Magkano po yung hindi nasisingil ng SSS? Kasama na yun sa aming innovations yung pagsingil. Paghabol, no? Oh. Halimbawa, alam mo, may government agencies pa nga ang may utang dyan sa amin. Eh, so magkano yung delinquent payers? Magkano total nun? Well, kung tutusin yung home guarantee, yung National Home Mortgage, kasi yan, ipinasa dyan sa kanila tapos magbigay ng housing. Yun lang home guarantee, mga 6 billion na yan eh. Yung National Home Mortgage, mga 25 billion. So, may pag-uusap na kami dyan. Halimbawa, yung 6 billion na yan sa home mortgage, mga 24,000 housing loans yan eh. Na sinisigil namin. So sabi namin, ibalik na ninyo yung bad loans sa ubay ito. Oo, bad loans. Ibigay na ninyo sa amin yung 24,000 na loans na yan. I-restructure namin. Yes. Kung matatanda na yung umutang na yan, right. Ipapasa natin dun sa mga member ng pamilya na SSS din, i-restructure namin at matuloy yung pagbabayad. Balikan ko yung punto ni Rhea kanina, at 1.5% increase sa contribution, ano ho ang magiging long-term effect nito given na gusto po natin maging 75 years yung fund life? Yung sustainability po ng financial viability. Magiging ibabalik yan sa 2040. Mm-hmm. 2040 yan. Itong, kaya sa end of this year, pagpasok ng Mayo yung ating 1.5%, magbabalik na agad sa 2040 yan. So makakaasa ho tayo na hindi na talagang
tataas at tataas ang kontribusyon ng mga SSS members kung ang goal natin is sustainability. Sustainability, correct. Ho. Sustainability yan. Pag 2022, more than 2044 na yung 2044 ang fund line. Beyond that. Kaya ganun ho naging kwenta natin yung actuarial life ikana. On another point po, nabanggit nyo kanina yung mga allowance at sweldo ng mga SSS executives. Ano na ho ang nagbago in this administration? Well, and yung mga binabatikos po dati. Sa commission wala palang sweldo kami. Nagsisinaw ba kayo? Kaya, ito ho ay akin naman this is my legacy na, yung legacy work. Karamihan naman sa kanila, mga legacy work na yan. So, babantayan ko ho yan. In fact, yung operating expenses natin ngayon, binawasan ko ng 1 billion binawasan natin ng 1 billion para makatipid na agad. There will be many other interventions gaya yung mga investments natin. Iniisip kong magandang investment yung bang toll road halimbawa. Ang nangyayari kasi diyan, nag-i-issue lang ng corporate coupon na bibigyan ka lang ng interest taon-taon. Pero you do not participate in the profit of a toll road project. Toll road? Alam mo, sa toll road project, ang kukuni mong pag-aari doon, 25% ng ang SSS, pag committee ng kumita yan, ang share mo doon sa, alam mo, kung kinita doon, 15% per annum. 25% doon para sa mga SSS members. Okay. Pero gusto marinig, bilang panguli, kayo ba mga opisyal, may sakripisyo din? Sigurado ho. Bawas na yung per dime nyo, bono, wala daw sweldo. Wala ka ba sweldo? Yung dalawa kasi yan, we are the commission, pero we are the policy making. Okay. Lahat ng gagawin to, we decide. Meron yung tinatawag na management. Ito yung SS system. Chairman siya, may president yung yan. Yung system, may president yan, CEO yan, but he reports to us. Sila yung talagang parang corporation na may mga sweldo. Titignan ho natin yan. Titignan ho natin, but at this level na pinupuyat ko sila para magbigay ng mga magagandang idea, hindi ko muna sila sinisita. Parang human engineering muna ako sa mga members ng sa mga empleyado ng SSS. Babalik po kayo, ha? At marami pa tayong paliwanag dyan. Maraming salamat, SSS Chairman Amado Valdez. Thank you. Salamat po.